Mga kapatrol, kumpirmadong napaka-hardworking ni Kai Soto at kitang-kita ito sa kanyang mga videos na kayod lang ng kayod araw-araw with a single purpose of someday playing in the NBA, his ultimate dream. Dalawang buwan ang kanyang ginugugol upang masigurong gugulatin niya ang mundo sa darating na FIBA Olympic Qualifying Tournament na kung saan ito ang magiging mitsan na mabigyan si Kai ng isang NBA guaranteed contract. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at panoorin hanggang dulo, baka isa ang iyong comment sa babasahin namin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150,000 subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol, Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Soto, dalawang buwan na walang humpay ang pagsasanay at pagpapalaki ng katawan upang masiguro na kakayanin niya ang level ng competition sa Olympic Qualifying Tournament na kung saan makakatapat niya ang mga NBA players katulad ni Kristaps Porzingis na naglalaro ngayon sa NBA Finals. And speaking of Kristaps Porzingis, ay papasadahan muna natin ang NBA Finals Game 1. Ang Boston Celtics ay tatlong panalo na mula sa isang titulo matapos ang kanilang 18 points na panalo sa Game 1 ng Finals. Pagkatapos ng 10 days rest, dumating na ang NBA Finals at agad na nagpadama ang Boston Celtics sa Dallas Mavericks. Nilikom ang isang commander na 29 points na abante sa first half at sinupil ng Boston Celtics ang isang run mula sa Dallas Mavericks sa third quarter upang magtagumpay ng 18 points at kunin ang 1-0 na abante sa kanilang pagbabalik sa finals, 107-89. Si Jaylen Brown ang pinakamahusay na player sa court para sa Boston Celtics sa larong ito. Pinangunahan niya ang kupunan sa scoring na may 22 points at nagtrabaho ng seryoso sa depensa. Nakakuha ng 3 steals at 3 blocks at nagbabalik na si Kristaps Porzingis sa lineup. Nagtala ng 20 points sa loob lamang ng 21 minutes sa kanyang unang laro mula sa unang round ng Eastern Conference Playoffs. Samantala si Jason Tatum ay medyo tahimik pero nakascore naman ng 16 points at nagkaroon ng problema sa mga turnovers. Nagtala pa rin siya ng karaniwang 11 rebounds and 5 assists. Predictably, si Luka Doncic ang nagtala ng pinakamataas na puntos para sa Dallas Mavericks na may 30 points. Ngunit hinigpitan ng Boston Celtics ang kanyang mga pagkakataon sa paggawa ng plays. At ang resulta, nakagawa lamang si Luka Doncic ng kakaibang 2 assists sa buong laro. At lubos na wala si Kyrie Irving, nagtala lamang ng 12 points at merong 6 of 18 mula sa field. At walang ibang Mavericks bukod kay PG Washington ang nakakuha ng malaking marka na 14 points. Nagsimula ang laro ng pantay kung saan ang Dallas Mavericks ay umunlad sa mid-range habang ang Boston Celtics ay nagsimula ang laro na medyo malamig. Namimiss ang ilang tres kahit na medyo maluwag ang coverage mula sa Dallas Mavericks na nanatili silang magkatabi sa loob lamang ng ilang possessions sa unang 5 minuto. At pagkatapos, pumasok na ang kababalaghan sa laro. Nagbabalik si Kristaps Porzingis sa lineup ng Boston Celtics sa gitna ng first quarter at agad na nagtala ng puntos sa kanyang unang minuto ng aksyon. Sa kaliwang elbow siya pumunta kung saan siya ay tinawagan ng isang foul, ang unang foul sa unang quarter, at nagawa ang parehong freebies.
bago tumama ng mid-range jumper mula sa parehong spot sa sumunod na possession. Para sa isang manlalaro na galing sa isang injury, ito ay isang nakakamanghang simula. Si Kristaps Porzingis ang nangunguna sa puntos sa first quarter na may 11 points at nagdagdag pa ng 2 blocks. Ang lamang ng Boston Celtics ay 17 points matapos ang first quarter, 37-20. Sa pagbubukas ng second quarter, umupo na si Kristaps Porzingis, subalit patuloy ang pag-atake ng Boston Celtics. Sinadya nila si Luka Doncic. Nagtayo ng maraming pagkakataon para kay Jaylen Brown na atakihin siya ng one-on-one at pilitin ang 25-year-old na mag-play ng depensa. At ang strategiyang ito ay nagresulta sa isa sa mga natatanging plays sa laro. Isang malupit na dunk matapos ang blow-by laban kay Luka Doncic. Pagbalik ni Kristaps Porzingis, matapos ang maikling pahinga, muling nakahanap ng bago ang Boston Celtics sa 7'3 na sentro na nagsisikap at ang buong lineup na nagtatagumpay mula sa 3-point range. Bawat Celtics na lumaro ay nakatikim ng 3 points maliban kay Peyton Pritchard at patuloy na lumalaki ang abante. Tumawid sila ng 20-point threshold at may pagkakataon na doble pa ang bintahe sa Dallas Mavericks at pumasok ang halftime break na may 21 points na lamang ang Boston Celtics, 63-42. So ito ngayon, nakikita natin kung gaano ka-devastating player itong si Kristaps Porzingis na siyang makakatapat ni Kai sa Olympic Qualifying Tournament. Kaya grabe ang ginagawang pagpuporsige ni Kai sa loob ng 2 buwan ay walang humpay ang kanyang pagpapalakas ng kanyang katawan, expecting a stiff competition against Latvia and Georgia with the hope na madadala ni Kai ang gilas sa mga panalo. Kahit na napakalaking sakripisyo ay ginagawa ang lahat ni Kai upang masigurong makapagbigay siya ng karangalan sa ating bansa. Kayod ng kayod ang ating idol araw-araw kahit off-season ngayon na karamihan sa mga players ay nagbabakasyon and enjoying their fortune pero iba ang ginawa ng ating idol. Sakripisyo ang ginagawa ni Kai na kahit pagod na siya ay patuloy pa rin ang kanyang mga workouts and trainings. Kaya dahil dito ay confident tayo na kakayanin ni Kai ang competition sa Olympic Qualifying Tournament na siyang magdadala ni Kai sa NBA this year. At eto na mga kapatrol ang hinihintay niyong shoutout. Shoutout at RBR Tang, a well and uninjured Kai is an unstoppable big man who can play against all the big men in the NBA. Shoutout at Willie De Leon, 5366. Sacrifices and perseverance, you can make it Kai. Just do what you can do best. God bless. Shout out at user MK7, XP6, XT6L. Kaya ng gilas yan. Kailangan lang nila teamwork, sipag at agresibo sa laro at higit sa lahat matinding depensa at sabayan ng dasal para manalo.